Tito Jojo mo. Tito Jojo. Titos. Ayun na. So Kat, congrats. Ito yung ano ba? First major concert. Major concert mo. Yes po. Thank you. Salamat po sa time niyong lahat. So kwento ka about this concert. Ayun po, ang concert po na to ay entitled Sikat Ako. Sikat ako kasi sikat. Kat. Opo. At gaganapin po siya sa New Frontier Theater sa February 1, 2019. Ang akin pong director po ay si Mr. Paolo Valenciano, and the musical direction by Mr. Mon Faustino, and may mga special guests po ako. Isa na po dyan si Mr. Gary Valenciano, Pudakel po, and may mga iba pa po. Feeling mo ba this is the right time or matagal na dapat? O hindi ka ba nainip? Paano? Feeling ko naman po kasi hindi naman po ako nagmadali sa mga bagay-bagay po eh. Kasi bilang amateur singing contest singer ano po dati, sanay po talaga ako na kumbaga lagi pong nakikipagsapalaran. So ngayon po na step by step, kumbaga may process. Ilang years na nga mula nung na-discover ka sa YouTube, ano, di ba? Yung YouTube po, 2013. Mga ganun po. Doon po yung unang video po na may nag-viral po. Yun. Una siyang ano, Rosa X Factor Philippines. Oo, yes. Pero 2012 yung sumikat kasi din siya na ano. Sa international, naging online ano siya sa YouTube. Mm-hmm. Kaya suklay din ba? Yes. Paano mo naisip yun na from being a contestant sa isang reality search, nag-YouTube ka? Ano po yun eh, hindi po talaga siya, kumbaga, sinasadya. Opo, hindi ko po sinasadya yun kasi ano lang po, kumbaga mahilig lang po akong mag-video ng sarili ko habang kumakanta, tapos nagpa-practice bago po mag-singing contest. Eh nagkataon lang po na nag-upload po ako ng mga videos, practice-practice hawak po yung suklay ko. Kakatapos ko lang maligo nun kasi magsisinging contest po ako ng inagop yan. So sabi ko, practice ako, i-record ko, tapos papakinggan ko. Tapos po, in-upload ko siya. Hindi naman po siya agad nag-viral. Actually, sa Facebook po ito muna. Opo. Tapos, may mga pumita. Mga after... May nag-share. Mga after 2 years po, after ko pa po mag-X, bago, in-upload ko po yung video bago po ako mag-X Factor. Mm-hmm. Opo, so mga 2010, 2011. Tapos nag-viral lang siya after 2 years pa. Opo, ganun po. So, ano po talaga, siguro po tadhana din po talaga na mag-ano yung video. Kasi, sino po mag-aakala na after 2 years or 3 years na biglang mag-viral. Pero masasangkasa ka na ngayon dahil lagi kang kasama ni sa mga concert, di ba? Out of the country. Opo, si Tito. Actually po, magkakaroon po ulit kami ni, sinama po ulit ako ni Tito Gary sa show po na, show niya po sa US po, sa this coming April naman po. So, base sa title ng concert mo, Sikat Ako. So, ano na feel mo nung sinabi mo yung title? Of course, diba na yun, yung pangalan mo nga. Pero, would you say na yun na nga, Sikat Ako? Pero mo nang... Medyo double meaning siya. Pero kung pag i-explain naman siya ng maayos, parang, ayun pala yun. Na, hindi po talaga dapat yan eh. Dapat po iba yung pangalan. Parang ako sikat. Kaso may ibang pangalan, may kapangalan po yata na band. So, hindi... Sino sikat? Oo, yun po yata. Yun dapat. Sino sikat? Something like that. So, hindi namin, sikat ako na lang kaya. Total din naman, sa internet naman. Ano ka, kilala ka. Tapos, ikaw naman talaga sikat. So, ano pong masama sa sikat ako? Sa iyo, no? So, would you say, sikat ka na? Sa? Pwede mo na sabihin nyo, sikat ka na. Siguro po sa, ano po, sa social media po. Pero, hindi ko po, ano, hindi ko naman po kiniklaim pa na, ano nyo, sa showbiz world po. Hindi ka naman na-pressure na yun yung title ng concert mo. Hindi naman. Sabihin ng iba, parang. Yung sasabihin ng iba na parang, Chuk ba nag-isip na ng title? Si nag-isip na sikat ako, si Ate Nins. Si Ate Nins po ang creatives po namin. Kung nakaka-pressure, hindi naman po kasi in-explain ko din naman kung bakit ganun yung title. Kasi may nagtatanong talaga? Opo, bakit
katulad po ni Boss Vic nung pre-present namin, ah, hindi ba parang medyo, ano, parang, hindi po, boss, kasi po, ano eh, kasi po, siya po sikat kasi talaga eh. Ah, okay, nagets ko na. Oo, maganda, maganda yan, double meaning. Yun. We're talking about that concert. Ano yung magiging repertoire mo sa upcoming concert mo? Mostly po nang magiging repertoire ko po is, yung kumbaga po yung mga naging parte po talaga ng parte po ng pagkanta ko simula po nung nagsa-start ako mag-singing contest hanggang ngayon po. Hanggang tulad ng singing contest, hanggang videos. Okay lang viral mo na ano. And kasama po yung sa single ko po na nilabas ngayon. Which is po yung kung naging tayong dalawa ni Tyro and Yumi po ang naggawa. And sa PhilPop din po, tama na. Tapos meron pa pong isa na ikaw pa rin na si Michael and Jean Rodriguez din po yung gumawa na kung sino po yung gumawa din po nung sa PhilPop. Identified mo na, Kat, ang market mo at paano mo pinipili yung pyesa mo para sa kanila? Yung market ko po, ano eh, mas more on masa po din talaga eh. Since usually din, mga teenager po hanggang mga 30s, 40s po. Kasi usually din po kasi sa, syempre po sa social media din, yung mas social media mga teenagers po. So, paano pinipili yung mga pyesa? Yung mga sikat din po ngayon. Hindi naman totally kasi hindi naman po ako laging updated. Pero, since mga mamshies talaga, mga mamshies ang aking mga mamshies. So, mga birit songs po ang pinipili ko. Kung di man birit songs, ginagawan ko na lang po ng paraan para maging birit. So yun, paano yung proseso mo ng paggawa ng version? Kasi like, halimbawa, sana maulit muli, ang dami lang kumanta naman. Mm-hmm. Pero pag kinanta mo, nahahanap ko pa din ang bago. Paano yung proseso ng paghanap ng bagong atake? Siguro po may mga singers po kasi din na mahilig po mag freestyle ng mga tono. Tapos isa din po talaga yun sa pinag-aralan ko since sa dami na nga po ng mga singers na kumakanta ng iba't ibang versions, pare-parehas na. So hindi ko naman po siya totally binabago para po hindi po ma-oversing kasi yun po yung sasabihin ng iba eh. Konting kulot-kulot lang, konting bago ng tono para po medyo maiba ng konti. Pero at the same time, parang not to the point naman na parang maano na yung masisira. Opo, na yun. Opo, na parang ganun. Kapag po kasi maaganda na yung melody, as much as possible, binabago para syempre mga bashers charing na hindi, syempre may mga tao po talaga na mas gusto ng as is, meron namang iba na mas gusto ang may gustong konting binabago. Ano, at sinong gusto mong makabiritan? Makabiritan po syempre si Miss Regine, grabe po. Simula pa kayo nagkaka-duet or anything? Hindi po simula bata pa po ako. Isa na po talaga siya sa influensya ko sa actually kahit sino po sa mga singing contest talaga. Regine talaga ever since. Meron pa bang kanta ni Regine na hindi mo abot? Na hindi. Sasakin niya. Na hindi mo raw abot. Feeling ko meron. May mga kanta pa po kasi si Miss Reg na hindi ko pa po nakakanta na parang inaano ako ng mga mamshies na kantahin mo naman to. Feeling ko naman meron sa taas ng boses niya. Parang, hindi mo ba naisip na i-gash siya dito? Actually, naisip po namin. Oo, oh, anyari. Kaso po, may conflict din po yata sa schedule niya. Kaya po, tsaka po may concert din po kasi siya with Vice. So, sayang. May nagsukat na ba ng range ng boses? Like, di ba sa YouTube, usong-uso yung G5? Opo, meron po. Anong highest note mo? Yung sa ngayon po, ano bang tawag doon? Actually, hindi ako maalam sa ganun, pero BB6? B-flat 6, opo, B-flat 6. So far po. Falsetto. Yun po yung mga kinocompile po ng mga, ano.
Oh, tapos pinag-versus-versus din. Ano lang? Oh, may ganun po. Yan. Pero mag-lessons ka ba? Or ano lang talaga? Sariling self-taught lang? Self-training lang din po talaga. Tapos po, kuha na rin po ng ibang knowledge po ng iba. Tinuturo sa akin. Tapos, tapos po, usually po sa mga, kunyari po, may mga... Training ang gawin natin. Kunyari po, may mga singing competitions po na iba. Ang... Meron silang parang kunyari na ititrain muna kayo na gano'n. So, nakakakuha po ako kahit pakunti-kunting mga knowledge ko sa ibang mga sa mga voice train. Pero ever since gano'n talaga kataas boses mo? Hindi pa po. Hindi. Parang ngayon ko na lang na, kasi dati po scared pa ako. Ilan taong ka na ka? 24 po. Scared pa po ako dati na i-explore yung range ng boses ko. Hanggang po sa nahasa po ako ng nahasa sa mga singing contest. Kasi gabi-gabi, as in every night. Kumbaga sa isang buwan po. Sa isang buwan, kumbaga sa isang linggo, isang araw lang pahinga po. Ganon. Kasi talagang, kontesera po talaga. Para sa kinabukasan. So marami ka ng kinita sa contest. Marami ka ng trophy din. Ano trophy? Marami. Opo, ang dami trophy to the point na pinapamigay na lang. Dinodonate po namin din sa iba. Hindi po, kasi po yung mga trophy po na bakal po dati. Meron pa nga po yung trophy po ng basketball. Yung mas mataas pa sa akin eh. May mga ganun po eh. Yung bakal po kasi siya, so kapag nasa stock siya, nagkakalawang. So ang ginagawa namin, dinodonate po namin sa ibang singing contest. Para pumaga. May ganun po. Opo. Pero sa singing yes! Kasi sayang po. Pero sa singing contest, kumbaga nakaana ka ng kotse, bahay. Ay, hindi po. Oh. Hindi po. Taga, sa Tondo po kami dati nakatira noon. And ngayon, the life there is very poor. ngayon po sa Novaliches po ako. Okay. Pero magkano ng pinakamalaking premyo na nakuha? Sa singing contest po, usually po, sa mga singing contest talaga, 10, first, second, third, 10,000, 7,000, 5,000. Pag mga Batangas po, may 20. May mga lugar po kasi na malalaki talaga magpa-premyo. Pag Manila, 10,000, 7,000, malaki na yon. Sa Batangas po, mga 20, 15, 10, may 30, ganun-ganun. Mahal pa sa Batangas, oh. Actually po, marami, mahilig po kasing kumanta talaga mga Batanggenyo po. Tapos, may mga singing contest po na 50,000, mga ganun po. Mga ano pinakamalaki na ano mo? Hindi po to sa amateur singing contest. Sa radyo naman po to, 75,000. Ay, bongga. Kailan yan? Bago ka pa mag-X-Factor. Opo, bago pa. Matagal na po yun sa radyo. Nanatalo ka rin ba sa mga singing contest? Opo naman. Ano po, kumbaga... hindi po laging nananalo din. Lalo na nung kaumpisahan. Kumbaga ginamay ko muna po kung paano sila, kasi iba din po ang atakihan ng mga singer sa singing contest. Iba may mga intriga din diyan, mga tinatawag na dutuan, sabotahe, mga ganon na minsan nakikita namin na kunyari after ng singing contest, kumbaga pag nag-aabutan, sakto po, ganun po. Totoo po 'yan. Pero nagtutuhog ka daw ng isang pagita. Apo. Paano ba? Kasi 'yun na po talaga din yung ginagawa ng nanay ko. Nagtutuhog po siya ng isang pagita. Tapos pag nagsisinging contest po ako, tapos natatalo, 'yun din po. Nagtutuhog kami. Pag wala sing contest, tuhog. Tapos minsan po pag yung nanay ko ayaw po akong pagtuhugin kasi masama daw sa likod, something ganun. Kasi as in morning po hanggang gabi yung nanay ko nga po inaabot na madaling araw kasi isang batsa pong yung tinutuhog niya. Tulong-tulong po kami magkakapatid. Minsan pong ginagawa ko noon, nagtitinda po ako ng pichi-pichi, yung tigpipiso po. Sa Tondo yan? Sa Tondo po, because the life there is very poor. So yun ang hashtag, the life there is very poor. And sad. Yun, ganun po. Ganun parang po, hindi para, sila sad. Para... Pero may silver lining pa rin. Silver lining and shining shimmer. So ngayon wala na, hindi na nagtotohog? Hindi na po. Matagal na po yun. Ano yung pinakamahirap na experience that like
hindi nakabayad ng renta or hindi nakakain or paano yung... Ano po? Dumadating po kami sa point na ganyan na nagka-cup noodles po kami, like i-cup noodles, yung instant noodles. Mm-hmm. 2 piraso. Tapos tinadagdagan namin ng tubig, maghahati-hati kami, magkakapatid. Ilang kayo magkakapatid? 6 po kami. Plus yung nanay, tsaka pa. Yung tatay ko po kasi karpintero, so hindi din enough. So, syempre, tipid-tipid. Mm-hmm. Kaya po, pinush ko talaga nagustuhan kong magsinging contest eh. Kasi nag-earn din talaga. Kahit oh, so, parang in a way, naging breadwinner ka na rin pala dahil sa mga contest. No? Opo. Ilang taong ka nag-start sumali? 6 years old po ako na nag-start. Malaking tulong ang ano ha? Sobra po. May nagsabi sa akin pag nag-gig ka daw, yung mga binibigay ng mga customers, imbis na hatiin nyo equally among yourselves, binibigay mo daw lahat sa banda mo? Apo, yung mga tip po. Kasi po ano eh, bukod po sa hindi naman po talaga ganun kalaki yung talent fee nila, ano po, alam ko po, parang pinagdaanan ko din. Nag-start din po ako sa nag-try din po ako magbanda. Dati po, na ang bayad lang po sa amin ay $350. Per night? Abot ilang kanta yun? Ganun po. Dalawang singer naman po, pero wala ganun. Ngayon mahal na. Kaya, opo, dati pa po kasi yun, kumbaga, malaki na yun sa kanila, dati. So, mahirap po talaga din. Kaya po, ano, imbis na kuhain ko pa yung tip, pare-paras naman po kaming gumagalaw eh. So, sa kanila na lang. So ngayon, bukod sa pwede mo nang sabihing sikat ako, ano ka na din, accomplished ka na, would you say, na iahon mo na yung family mo? In a way po, hindi pa naman totally accomplished po. Kasi ngayon po, hindi pa po tapos yung bahay na binabayaran ko, no? Pero, iba pa yan sa bahay nyo ngayon sa Novaliches. Yung sa Novaliches sa inyo. Nag-rent lang po kami sa Novaliches. So, ayun po, siguro saan yan, po. Saan yung pinapatayo mo? Pinapatayo mo ba? Opo, sa ano po, North Caloocan. Naka-present pa kasi, kaya mura. Sandon. Parang gusto nila ko. Taga North Caloocan po kayo. Sa may, ano po, sa malapit po sa, ano pong complex yun? Anong complex to? Yung Caloocan ng Coliseum, gano'n, malapit. Opo po, basta po yung... Basta, chika ko po sa inyo lang. Nakikita ko po eh. So, ayun. Siguro po masasabi ko po na, yun po, hindi ko naman hinihiling talaga na... ako po, personally, hindi po talaga ako naghahangad ng sobrang laki sa career. Basta po magkaroon ako ng sariling bahay. Tapos, masaya kami pamilya. Maraming pera. May pera, caring, may work, caring. So ano yung goal mo lang, ganyan lang, hindi yung, wala kang ini-aim talaga na, in terms of status, yung mga ganun. Meron naman po akong ini-aim, pero hindi lang po ako, para less, ano na lang, less expectations, kasi masakit kapag, sanay na po ako sa mga singing contest, nakapag nag-expect, so parang naging halimbawa na yun sa akin na okay, let's go with the flow, kung ano man ang sige, gawin natin. Pero pag hindi. Kajowa ka na? Nagkajowa? Opo. Ngayon na lang? Wala po. Opo, may baby po ako. Ah. 2 years naman yan, ha? 2 po, magti-3 na pa. Lalaki? Sa April, lalaki po. Sorry, ha? Hindi ko alam yun. Pahingi. Pa? Tayo ka muna. Sorry, ha? Layas kami. Ganda ng makeup mo, di ba?